Welcome back sa isa na namang video ng Mopax TV. Today is slightly different video. It's not gonna be an unboxing video, but a tutorial on the difference of what is modem and what is a router. So, I'm doing this video kasi ang daming questions dun sa isa naming video, which is the TP-Link router. Now, I'm not an expert. I just wanna give you a heads up. Itatry ko lang ibigay yung the basics ng what is modem and what is a router, para mas maintindihan nyo kung ano ba ang gamit ng modem, ano ang gamit ng router, ano ang capability ng router, at ano ang capability ng modem. Alright? So, without any further delay, let's go sa ating tutorial! Alright, so meron tayo dito ang dalawang devices. Ito yung router, ito yung modem. Para mas madali nyo ma-visualize kung ano ba talaga yung difference nila. First thing first, dun sa appearance, paano ba natin madi-distinguish kung ano yung modem at ano yung router? Okay? So, tingnan muna natin yung modem. Unang-una, madaming type ng modem, pero mostly, dalawa lang yung most common. Okay? So, yung unang-una is yung modem na ginagamit sa DSL. So, para ma-distinguish nyo kung modem ba siya o router siya, you have to go in the back. Okay? So, you have to check kung ano ba yung cables na available sa likod. So, most of the time, yung typical modem, merong ganito. Okay? Now, one very distinct na meron ng isang modem ay itong tinatawag na RJ11 port. Okay? So, ganito itsura niyan. Kaya ako may dalawang cable dito, guys. Alright? So, ayan. Hopefully, nakita nyo, guys. Alright? Ayan. Ayan siya. Maliit siya compared dito sa typical na RJ45 na port. Okay? Ayan siya. Okay, so, kasi ito yung ginagamit ng modem para kumunik sa internet or para mabigyan kanya ng internet connection. Okay? Now, the router, titingnan natin yung port niya, most of them, walang ganyan. Actually, all of them, wala namang saksakan ito. Okay? Yan. Okay, so, alright? So, iba siya. Hindi mo siya may sasaksak. Now, typically, yung modem, meron din siyang LAN port. Okay? So, ito siya. Okay? Ayan siya. Ito yung RJ45. Now, ito naman, sa router, okay, meron din siyang RJ45. Pero kung mapapansin nyo, RJ45 lang ang meron sa isang router. Okay? So, yun ang main difference ng router sa modem. Okay? Another difference din, baka makakita kayo ng modem na iba yung gamit niya. Ito yung tinatawag na GSM modem. Itong sa akin kasi dalawa siya. Pwede siyang modem ng DSL, yung ginagamit sa telephone line. Pwede rin siya sa GSM or dun sa SIM card. Okay? So, ito yan. So, yung mga modem na tinatawag na GSM modem, meron silang SIM card slot. Okay? So, wala lang itong SIM card, but dito mo nilalagay yung SIM card kapag ka gusto mo na kumunik using yung iyong SIM card. Okay? So, pre-config na yan pag bumili tayo ng modem or bumili tayo ng router. Okay? So, yan yung difference sila physically. Okay? So, ano nga ba ang difference ng modem when it comes to their functionalities? Okay? So, unahin natin yung ating modem. Okay? Tawag sa kanya ay modem because ang main purpose niya is to modulate and demodulate. Now, this might be a little bit confusing for others, but let me explain that a little further on a layman's term, okay? So, modulate and demodulate, meaning yung ating modem from a telephone line na sinasaksak natin dito, okay? Yung computer, hindi naman niya nare-recognize yung data or information na galing sa telephone line. Now, this modem converts it into an information or data na naiintindihan ng ating computer. So, yun ang trabaho ng ating modem. So, at the same time, yung information naman na sinisend ng computer papunta sa modem, palabas ng internet, kinoconvert din yun ng modem para naman dun sa information na maiintindihan palabas ng ating telephone line. Okay? So, yun ang main function ng modem. Modulate and demodulate, in other words, converting information from the computer or any internet devices palabas ng internet using yung ating telephone line. Same thing doon sa modem, kino-convert niya rin yung information na yan. Okay? So,
So yun ang main function ng ating modem. Now, ano naman ang function ng ating router, no? Ang function po ni router, nakalimutan kong mention, guys. Yung modem at saka router, most of the time you can connect to a modem using wireless connection or LAN cable like this one without needing to have router, kasi most of the time built in na sa kanila yung wifi. No? Dati nung mga luma pang modem, you had to have a router. Now, sometimes yung dahil pinagsama na in one yung modem at saka yung router, sometimes hindi na sila kasing stable nung typical lang na router, kasi dalawa na yung function niya. So sometimes yung internet natin hindi kasing stable kapag sa router lang tayo kumoconnect. Okay? Now, kagaya ng nabanggit ko, ang modem sometimes meron ng kasamang wifi, but at the same time pwede rin tayong gumamit ng router. Now, saan na pumapasok si router? Si modem pwede siyang kumonect using the LAN cable from ginagamit natin from the computer, tapos pwede rin tayong mag wifi. Now, kung kailangan natin ng multiple ports, for example, apat lang kasi ang kayang i-accommodate ng isang modem, meron sigurong lima, pero sometimes nga dini-disable yan ng ISP, no? Hindi natin magagamit yung tatlo kasi mayroon silang special functions para sa mga technician para mag-repair. Now, sometimes yung LAN 1 lang or LAN port 1 lang ang gumagana. So, kung may multiple computer tayong kukunik sa LAN cable, isa lang. So, paano tayo ngayon kukunik? That's where this device came in. So, kukunik mo siya dito. Okay? Kukunik mo tong LAN cable dito. Okay, parang extension lang siya, guys. So, pag kinabit ko na siya dito, like that, okay, so, tanggalin ko na ito para ma-explain ko mas mabuti. Okay? So, yan. Pag nakakonnect na siya dyan, okay, pwede ka na kumunik ng dalawang computer dito. Now, there are routers na mas marami pang port dito. So, ito lang pang basic, pang home lang kasi ito. Now, yun dun na pumapasok yung router, no? Ang kaya siya tinawag na router, so because basically ang ginagawa niya is to route yung mga information ng computer natin, para siyang in a layman's term parang gateway or daanan ng ating computer papunta sa internet. So siya yung nagmo-modulate, or other words, nag ma-manage ng connection natin. Siya yung nagbibigay ng IP address. Now, kung medyo techie pa yung IP address para sa inyo, comment lang kayo sa comment section below. Para i-explain ko din yung mga bagay na hindi nyo pa naiintindihan. Okay? So, yun po ang function ng router. So, si modem, meron siyang internet, of course, pag kinunukin mo ng telephone line or ng GSM, ang router po ay hindi magkakaroon ng internet. Kailangan niya po ng modem. Hindi siya magkakaroon ng internet kung siya lang. Okay? Kasi ang connection niya ay always nanggagaling sa modem. Yung internet connection po ng router ay laging nanggagaling sa modem. Hindi po siya magkakaroon ng internet nang siya lang alone. Okay? So, by the way, andito rin sa side na to, guys. Papakita ko sa inyo yung picture para mas ma-visualize nyo kung ano ba yung difference nila. So, kung makikita nyo dyan, guys, meron dyan connection yung from the internet, tapos dun sa DSL, tapos doon sa router, papunta sa ating mga devices like printer and computers. So, as you can see there, doon sa modem, okay, it can actually sometimes directly connect yung ating devices doon sa modem because it has a wifi connection. Now, dumadaan siya sa router para i-route yung mga printer or other devices like computer, pero at the same time, pwede rin siyang kumunik wirelessly. Kasi most of the router nowadays may wireless connection na rin. Okay, now, pero kung ang gagamitin mo lang ay simple internet lang, phones, and one single computer, you can always go to the modem. Okay, so papasok lang ang ating router kung meron na tayong external devices na mas marami pa sa normal na usage. Okay, alright, so huwag kalimutang mag-iwan ng like at share and subscribe. Okay, so that's it for today. So that's the end of our video for today, guys. Sana nagustuhan niyo yung video namin for today. At sana may natutunan kayo sa difference ng router at ng modem. And of course, kung meron pa kayong ibang mga bagay na gustong matutunan like this one,
mga techie stuffs na pwede ko sigurong ituro sa inyo. Iwan nyo na lang sa comment section below. Huwag nyo kalimutan mag-like, and share, and subscribe. Alright? So, peace out!